po sa ating kauna-unahang Kauai Tourism Night. Para po sa pambungad ng pananalita, tinatawagan po natin ang presidente ng Kauai Tagkuwayan Municipal Tourism Council. Palakpakan po natin si Kagawad Ernesto O. Heras. Hello po! Masaya po ba ang lahat? Kung masaya, makarating nga sana po ng isang masigabong palakpakan. Ayan, salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito po ang pangalawang taon ng pagsasagawa po natin ng Tourism Night. Inilaunch po ito last year, pero meron lamang po tayong 5 barangay na mayroong Barangay Tourism Council. Ano po? At ngayon po, lahat ay mayroon na. Alam niyo po, ang Kauai Tagkuwayan Municipal Tourism Council ay mas nauna pong maitatag bago po magkaroon pa tayo ng opisyal na festival. At noon po ay inisip na ng council na magkaroon ng mga Barangay Tourism Council. Pero hindi po ito nagmamaterialize. Kaya po sa gabing ito, nais ko pong unang pasalamatan ang ating punong bayan, Mayor Carlo Eliazar, sapagkat siya po yung nanguna, siya po yung nagpayo na ituloy na po ito. Ano ho? Salamat din po kay Consul Choi Eliazar, sapagkat siya po ay nanguna naman sa sangguniang bayan na pinangungunahan ni Vice Mayor Danny Liwanag na magkaroon po ng ordinansa na ang bawat barangay, 45 barangay ng bayan ng Tagkawayan ay magkaroon ng Barangay Tourism Council. Nung ito po ay maging batas, maraming salamat po sa napakasipag po natin at mahusay talaga na Municipal Tourism Officer, sapagkat agad-agad kanya pong tinulungan ng pamahalaang lokal na ipatupad po ang batas na ito. At yun po yung sa katauhan, palakpakan natin si Ma'am Ana Villanueva. Ayan. Kaya po nang ito ipatupad, yagyag po kami ni Ma'am Ana. Talaga pong hindi kami tumigil. Linggo-linggo po ay meron kaming binubuksang Barangay Tourism Council. Hanggang sa nabuo po namin na 45 barangay ay mayroon na. Ngayon po ay ika-10 taon ng Kauai Festival. Sa totoo lamang po kanina, habang tayo po ay nananalangin, umawit ng pambansang awit ng Pilipinas, tibang awit, iba po yung nararamdaman ko. Ako po personally, ako po ay natatouch dun sa mga picture. Kasi noon, pag tayo ay may mga ganitong pasinaya, ang nakikita nating picture na pinapakita ng opisina ng turismo ay picture ng ibang lugar. Ngayon po, wala akong nakita ni isa mang lugar na ipinakita, kundi lahat po yun ay atin. Yun po'y lahat ay sa bayan ng Tagkuwayan. Palakpakan po natin ang ating sarili. Kaya po, ninais na sa Kauai Festival ay merong isang araw, isang gabi na nagkakatipon-tipon ang Tourism Council ng bawat barangay. Para lalo po nating paigtingin, lalo po nating palakasin ang ating pagsasama-sama, ang ating pagtutulungan. Hindi po kayo kikilos ng kayo lang sa inyong barangay. Magtutulungan po ang bawat barangay sa pangunguna po ng opisina ng turismo, sa pangunguna ni Ma'am Ana. Siyempre po, lagi itong pinangungunahan ng ating punong bayan at sinusuportahan ng ating pong sangguniang bayan. Gayun din po, ang Kauai Municipal Tourism Council ay lagi din pong kaagapay sa pagtulong namin sa inyo pong lahat. Sana ang gabing ito na kung saan tayong lahat ay manunumpa, sana po maging memorable po ito sa inyo. Ano ho? At pag alis po natin dito, tayo man po ay nasuray o tuwid ang lakad, sapagkat alam ko mamaya ay magkakaroon ng mainit-init sa ating lalamunan. Sana po babauni natin pag alis dito ang matinding inspirasyon ng bawat isa, na pag-uwi natin sa barangay, tayo po ay magsisipag na maiangat ang ating barangay sa tulong ng Barangay Tourism Council. May nakikita po ako mga opisyal ng barangay, kapitan, meron po mga kagawad. Salamat po, sapagkat ang Barangay Tourism Council ay kailangan po ang inyong suporta. Dapat nagtutulungan po sila. Kaya't salamat po sa inyong presensya. Minamahalaga po namin na naririto kayo at kasama namin. Sa inyo pong lahat,
sa 10 taon, sunod po ay 20 taon, siguro iba na po ang ating pagpapasinaya sa selebrasyon na ito. Ano ho? Ngayon po, sabi ko kay Ma'am Ana, nakakasampung taon na talaga tayo. Nakikita na natin, nararamdaman na ang Kawai Festival ay nakakasampung taon na. Ano ho? At kayo po ang patunay dito. So nakakatuwa na hindi lang barangay night o kung ano pa man ang nagtitipon-tipon na maraming ganito, kundi may isang gabi na para sa turismo, at ito na po yun. Sa inyong lahat, mabuhay po tayo, lagi po tayong gabayan ng Diyos sa tulong po ng ating mahal na patron, ang mahal na Birin ng Lourdes. Tayo po ay parati lamang makipagkaisa sa ating pamahalaang lokal. Nandyan si Mayor Carlo, nandyan si Vice Danny Liwanag, ang ating po mga kagawad, nandyan ang opisina ni Ma'am Ana, nandyan din po ang Kawai Municipal Tourism Council. Magtulong-tulong tayo para maiangat ang bayan ng Tagkawayan. Kaya sabay-sabay po tayo, itaas natin ang ating kamay at sabihin natin, Kawai Tagkawayan! Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Kagawad Ernie. At syempre, hindi naman po natin palalampasin na mahinga ng pananalita ang atin pong mga bisita. Pangungunahan po ito ng atin pong sangguniang bayan chairperson sa committee po ng Tourism, Culture, and the Arts. Palapakan po natin si Concejal John Pocholo Eliazar. Thank you po. Nagbit-bit lang ako ng babasahin. Maiksi lang po ito. Malalaki lang yung letra para hindi na ako magsasalamin. Yan po. isa pong pinagpalang gabi po sa ating lahat. At pagbati po ng ika-sampung taon ng Kawai Festival at ika-83rd na anibersaryo ng ating mahal na patrong Our Lady of Lourdes sa ating bayan ng Tagkawayan. At siyempre, pagbati din sa ating sa lahat po na nandito, at siyempre sa ating Mayor Carlo, sa ating Vice Mayor Danny, at sa tourism staff and office, at sa lahat po ng mga Barangay Tourism Council dito po sa bayan ng Tagkawayan. Tagubilin sa atin ng ating butiing Gobernador Helen Tan at pangarap ng ating Mayor Carlo Eliazar at mandato ng ating Vice Mayor Danny Liwanag sa sangguniang bayan na palakasin ang turismo sa bayan ng Tagkawayan. Isang resolusyon mula sa sangguniang bayan na bumuo ng Barangay Tourism Council sa bawat barangay sa buong bayan ng Tagkawayan. At ito ay ginawang executive order ng ating punong bayan, kaya't ang tourism office kasama ang Kawai KMTC at nagtungo sa 45 barangays ng bayan ng Tagkawayan. Ngayon ay isang mahalagang sandali kung saan tayo ay naglalaan ng pangako na itaguyod ang pananatili ng sustainable na turismo sa ating bayan. Ang turismo ay hindi lamang isang transaksyon. Ito ay isang paraan ng sama-samang kaunlaran. Nagtataguyod ng lokal na negosyo at nag-iingat sa ating kultura. Entrepreneurship, fueled by innovation and sustainability, ay bumubuo sa pundasyon ng ating ekonomikong pag-unlad. Ito ang susi sa pagbukas ng buong potensyal ng ating lokal na negosyo. Ang batas, ang ating tahimik na tagapagtanggol at tagataguyod ng ating pangako sa sustainable na turismo ay hindi lamang mga salita, kundi isang pagmatagalan na makapangyarihang puwersa. Ito'y nag-iingat sa ating mga kagubatan at nagpapanatili ng mag-iingat na balanse sa pagitan ng pag-unlad at pangangalaga. Sa mga salita ni Mahatma Gandhi, "Be the change you wish to see in the world." Tayo'y maging pagbabago ng ating kolektibong pangako ay nag-uugma sa ating hinaharap kung saan ang ating bayan ay umaasenso ng may sustainable paraan,
iniwan ng isang pamana para sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po at sana'y puno ng sama-samang layunin at pangmatagalan at epekto ang ating paglalakbay para sa mas matatag at marangal at magiliw nating bayan ng Tagkawayan. Maraming salamat po. Kaway Tagkawayan. Magandang gabi po. Thank you po. Maraming salamat po, Consel Choi. At para naman po sa mensaheng ipapaabot sa atin ang ating magiliw at minamahal po na punong bayan, tinatawagan po natin ang ating pong executive assistant ng ating pong punong bayan. Palakpakan po natin si Ginoong Michael Glenn Tolentino. Good evening to all. Good evening po. Palagay ko, gutom na. Magandang gabi po sa ating Tourism Council at saka po sa, siyempre, ang mga liderato na nandito ngayon na nagagabay sa atin ukol sa isang bagay na napaka-importante sa bawat bayan. Paumanin po na po, si Mayor ay tinawagan lang ako. Ako po'y nagpapagaling ng aking sipon, ngunit kailangan pumunta dito dahil si Mayor ay napakadaming bisita. May mga dumarating galing sa Maynila. May mga dumarating na mga liderato galing sa ibang bayan. Hindi talaga maiwasan. So ako ay biglang mabilis na nagbihis at pumunta rito sa inyo. Ang topic po natin ngayon ay tourism. Noon na wala pa pong tourism na pinag-uusapan ang bawat bayan. Kung meron man, may maikli na may mga inutusan lang na tao ang mga liderato para ayusin ang tourism sa isang bayan. Ngunit ngayon, iba na nangyayari. Kaya si Mayor ay nagtatag ng Tourism Council. Napaka-importante po ng tourism. Siyempre, ang ating tourism officer, napakagaling. Palakpakan po natin si Ma'am Ana Villanueva. Balang araw, ang tourism section sa Office of the Mayor ay maihiwalay na yan bilang isang departamento. Tulad sa mga cities, provincials, nakaseparate sila, isang department or division. Hindi na yan section ng isang punong bayan. Hindi na po. Bakit? Kailangan natin paigtingan at i-develop ang tourism. Kasi pag sinabi mong tourism, hindi lamang tourism ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay eco-tourism, agri-tourism, development tourism, napakadami, historical. Ang tourism ay isang bagay na kahit na may gulo o may pandemic ay hindi nawawala, pinupuntahan pa rin. Tingnan niyo po ang Israel, magulo sa Israel ngayon. Pero dagsa-dagsa ang dolyar nilang pumapasok dahil sa mga makukulit na gusto pa rin pumunta sa Holy Land. Ganyan ang tourism. Walang makakapagpigil dahil gusto mong tingnan. Gusto nilang tingnan. Ano bang meron dyan? Gusto kong umakyat sa sinasabi nilang Magigway Falls. Gusto kong tingnan yung sinasabi nilang Gastadores na yan. Gusto kong mag-check-in sa Raj. Gusto kong mag-check-in dito sa may sinasabi sa Morato. So, hindi basta-basta ang tourism. Ngunit, tandaan nyo, hindi sila makaka-function silang lahat. Wala silang magagawa kung wala kayo. Palakpakan po ninyo ang inyong sarili. Kayo po ang foundation nila. Tandaan nyo po yan. Kaya po, nandito kayong lahat sa gathering na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sir Glenn. At syempre,
Since nabanggit na ni Sir Glenn, ano, formal na pong departamento ang Tourism Office. Palakpakan po natin ang ating Tourism Office sa pangunguna po ng ating Senior Tourism Operations Officer na si Ma'am Ana Luella Villanueva. Sa kanya po mga staff din. Congratulations po. Handa na ba ang ating mga Barangay Tourism Council na manumpa para sa ating mga tungkulin at bilang silbi pong katuwang ng ating turismo dito sa bayan ng Tagkawayan? Handa na po ba tayong lahat? Pakinig nga po ng sigawan na may kasamang palakpakan. Handang-handa na sila, Press Ernie at Ma'am Ana. Para po sa oath-taking of Barangay Tourism Council Officers, tinatawagan po natin ang ating SB Chairperson on Tourism, Culture and the Arts, si Cons Choi Eliazar, para po pangunahan. Tinatawagan po muna nating una ay ang mga nasa Metro Zone. Nasaan po ang mga taga Metro Zone? Please, dito na po tayo sa unahan. Rizal? Sa stage po. Ah, dito na po sa stage. Ayan, inaanyahan po yung lahat ng taga Metro Zone po na dito tayo sa stage. Ayan, Barangay Rizal po sa pangunguna ni President Angie Romano. Barangay Poblasyon sa pangunguna po ni Kagawad Maida Ilagan. Barangay Santa Cecilia sa pangunguna po ni Kuleta Sandro. Barangay Magsaysay sa pangunguna po ni Engineer De Guzman. At Barangay Aldabok sa pangunguna po ni Ginang Maribic Apuli. Ready na? Ngayon po. Ayan po. Simulan na po natin ang panunumpa sa tungkulin. Ayan po. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Ako si... State your name. Sa barangay ay naitalaga at nahalal bilang ay taintim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at karapatan sa abot ng aking kakayanan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito'y gagampanin ko ang sa ilalim ng artikulo ng konseho
at mga alintuntunin ng Kaway Tagkawayan Municipal Tourism Council. Na aking itataguyod at tatalima rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasi kasiyahan nawa tayo ng Diyos. Salamat po. Palakpakan tayo. Palakpakan po natin ang ating po mga Barangay Tourism Council Officers ng Metro Zone. Congratulations po. Barangay Rizal, yeah. Barangay Poblacion, Barangay Aldabok, Santa Cecilia, and Magsaysay. Palakpakan po muli natin sila. Tinatawag naman po natin ang mga Barangay Tourism Council Officers ng Railroad Zone. Pasensya na po at hindi ko kabisado lahat ng ating mga president per barangay. Tinatawagan na lang po natin lahat ng mga Barangay Tourism Council Officers ng Railroad Zone. Dito po sa ating stage, please. Ayan, binabati din po natin ang presensya po ng ating may bahay ng ating pong minamahal at mag-ilim na punong bayan, Ma'am Rachel Eliazar. Palapakan po natin si Ma'am Rachel. Okay po, ready na po. Okay? Simulan na po natin ang panunumpa sa tungkulin. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Ako si ng barangay ay naitalaga at nahalal bilang ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito'y gagampanin ko sa ilalim ng artikulo ng konseho at mga alintuntunin ng Kaway Tagkawayan Municipal Tourism Council.
na aking itataguyod at itatalima rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Maraming salamat po. Congratulations. Congratulations po at palapakan po natin ang mga Barangay Tourism Council Officers ng Railroad Zone. Yes. Congratulations po. Tinatawagan naman po natin ang mga Barangay Tourism Council Officers ng Highway Zone. Barangay San Vicente, Barangay San Francisco, Barangay San Diego, Barangay Tabason, Barangay Kasispalan, Barangay San Isidro, Barangay Santa Monica, Barangay Bagong Silang, Barangay Santo Niño 1 at Barangay Santo Niño 2. Ang lahat po ng mga presidente ay inaanyayahan pong sa unahan sila pumuesto. President, mas yung president, advance lang. Advance lang dyan. Mag-president, advance. Apo. Dito. Tabi-tabi. Sa unahan po yung ating mga presidente po ng BTC. Ayan pa, ayan. Muli po, yung mga presidente po ng ating BTC ay sa unahan pong bahagi ng ating pong entablado. Kompleto na po. Ayan, ako po. Simulan na po natin. Ayan. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Ayan. Panunumpa sa tungkulin. Ako si ng barangay ay naitalaga at nahalal bilang ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasulukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito'y gagampanin ko sa ilalim ng artikulo ng konseho at mga alituntunin ng Kaway Tagkawayan Municipal Tourism Council. Na aking itataguyod at tatalima rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito. Nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas, kasiyahan nawa ako ng Diyos. Congratulations po. Palakpakan po. Palakpakan po natin ang Barangay Tourism Council Officers ng Highway Zone. Tinatawagan naman po natin sa ating pong stage ang Barangay Tourism Council Officers
ng high mountain zone. Barangay Tourism Council officers po ng Mountain Zone. Muntimparang, Barangay Bukal, Payapa, Bamban, Tonton, Magibuay. Mansilay pa po pala. May mapulot pa pala. May iba pa po bang taga Mountain Zone? Solo ng Barangay Mapulot. Okay po. Ayan. Ayan, o. No, okay. Ayan. Opo. Simulan po natin ang panunumpa sa tungkulin. Ayan. Opo. Itaas natin ang ating kanang kamay. Opo. Ako si... ng barangay ay naitalaga at nahalal bilang ay taintim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito'y gagampanin ko sa ilalim ng artikulo ng konseho at mga alituntunin ng Kaway Tagkawayan Municipal Tourism Council. Na aking itataguyod at tatalima rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Congratulations po. Palakpakan po natin ating mga sarili. Congratulations po at palakpakan natin muli ang Barangay Tourism Council officers ng Mountain Zone. Barangay Mapulot. At para naman po sa renewal of oath of Kaway Tagkawayan Municipal Tourism Council, inaanyayahan po sa ating entablado na pinangungunahan po ng ating presidente, si Kagawad Ernesto O. Heras. Inaanyayahan po muli ang ating pong SB chairperson na si Constroy sa stage po, please. Vice President External, Soji R. Sasahara. Vice President Internal, Froilan Omar Fori. Secretary, Rachel C. Hason. Assistant Secretary, Maiden A. Marantal. Treasurer, Criselda B. Chumacera. Assistant Treasurer, Roslyn Abrenica. Auditor, Jaime T. Alpuerto Jr. PIO, Wilfredo L. Lingon. Jonel Gonzalez. Business Managers, Christina D. Nicolas and Rosana E. Hito. Oh my God.
Ayan, okay po. Kompleto na po. At panunumpa sa tungkulin. Itaas natin ang ating kanang kamay. Ako si ng barangay ay naitalaga at nahalal bilang ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang kapagkaraan nito'y gagampanin ko sa ilalim ng artikulo ng konseho at mga alituntunin ng Kaway Tagkawayan Municipal Tourism Council. Na aking itataguyod at tatalima rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Congratulations po. Ayan, palakpakan po. Yeah. Congratulations po at palakpakan po natin ang Kaway Tagkawayan Municipal Tourism Council officers. At para po sa special number, tinatawagan po natin ang Barangay Tourism Council of Manato Station. Palakpakan po natin ang Barangay Manato Station. Ayan, nagbibihis pa daw po ang mga tabarangay Manato Station. Pero may isa pa tayong special number na mula naman sa Barangay Santo Niño 2, Sumba Girls. Nagbibihis pa din. Bagong Silang, BTC. And Sumba Dancers. Okay na? Ayan, pangungunahan na muna po ng Barangay Bagong Silang. Yung po bang ating mga sounds ay naipadala na po natin sa ating sound system, yung tugtog po natin? Para dun po sa Bagong Silang, Santo Niño 2 at saka po Manato Station. Yung songs po ay naipadala nyo na sa ating sound system. Ito na lang po tayo sa gitna.
Shut up.
Maraming salamat po, Barangay Bagong Silang, Sumba Dancers. Ready na po yung mga taga-Barangay Manato Station? Okay na? Okay, sige po. Tinatawagan po natin ang Barangay Tourism Councils of Barangay Manato Station. Palakpakan po natin.
Maraming salamat po, Barangay Tourism Council of Banato Station. At humabol po, may humabol sa ating Tourism Council. Palapakan po natin ang ating pong Tourism Council Treasurer, si Ma'am Criselda Chumacera. Okay na po yung ating barangay Santo Niño Dos. Ayan, tinatawagan naman po natin ang mga taga-barangay Santo Niño Dos, Sumba Girls. Palakpakan po natin. Pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Ya sé que te va a gustar. Sí.
Ayan, thank you very much po sa Barangay Santo Niño do Sumba, Sumba Girls. Meron pa tayong isa. Baka wala pa pong hahabol. Ayan, meron pong humabol, pero Tourism Council officers po. Ang ating pong secretary, si Ma'am Rachel C. Hason. At ang ating pong assistant treasurer na si Ma'am Roslyn Abrenica. Kaway-kaway po, Ma'am Roslyn at Ma'am Rachel. Okay, meron din pong handog na awitin ang Barangay Rizal. Sa tinig po ni Ginoong Adrian Dicena. Palapakan po natin. Yes, I do. I believe one day I will be where I was, right there, right next to you. Tonight, this emptiness, this whole thing I'm inside. These days, they tell their own story. Your touch, your skin, where do I begin? Words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this whole thing I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming and much too strong. Can I lay by your side next to you, to you, and make sure that you're all right? I'll take care of you. And I don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? Oh, oh. This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. You know, can I lay by your side next to you, to you? I'll take care of you. And I don't want to be here if I can't be with you tonight. Lay me down tonight. Lay me by your side. Lay me down tonight.
next to you. To you now. And make sure that you're alright. Carry you. And I don't want to be here if I can't be with you tonight. Thank you po. Ayan, thank you very much po, Sir Adrian De Sena, mula po sa Barangay Rizal. Tinatawagan naman po natin. Ayan, si meron pa po tayong isang song number, pero maghanda na rin po ang Tourism Council, kasama ng Tourism Office, at Ma'am Rachel, maya-maya lang po, ano? Tinatawagan po natin si Ginang Mildred Magtibay ng Barangay San Vicente. Palakpakan po natin si Ma'am Mildred. Burning in your eyes, you look at me and babe, I wanna catch on fire. It's burning in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all took up, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and a band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to rise. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all together, I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. But the sun goes down and a band won't play, I always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby, yeah. So when I'm all together, I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and a band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, when you look at me and the whole world fades, I'll always remember us.
His way. Thank you po, Ma'am Mildred Magtibay. At tinatawagan naman na po ngayon natin ang Tourism Council, Municipal Tourism Council, kasama po ang Tourism Office, si Ma'am Rachel, si Cons Choi, at si Sir Glenn. Dito po tayo sa gitna. Ayan, kami po'y sasayaw. Yan naman pagdamutan nyo kami. Joke lang, joke. Baka pwede daw pong padim ng ilaw. Pwede pong sumabay ang lahat po ng gustong sumayaw.
Okay na daw po yun para sa Tourism Council and Tourism Office. Okay. At may isa pa daw pong aawit. Wala pong bumagsak. Pwede pong ipahabol dito sa lamesa. Okay po, para po muli sa isang awitin mula po sa Barangay San Isidro, tinatawagan po natin si Ginang Lorena Balmeo. Palakpakan po natin si Ma'am. Sige po. Habang inaantabayanan po natin yung taga-barangay San Isidro, tinatawagan naman po natin para din po sa isang awitin mula po sa barangay Santa Cecilia, si Kagawa Cherry Noveno. Palapakan po natin. Okay po. Balik po muli tayo kay Ginang Lorena Balmeo ng San Isidro. Palapakan po natin. Magandang gabi po sa ating lahat. Take my consciousness and the dreams we left behind. I'll be glad you saw I was blessed to get to have you in my life. When I look back on the days, I look and see your face. You're right there for me. Dreams I always see your sort of the sky. In my heart it always be a place for you, for all my life. I'll keep a photo of you with me everywhere I am, they all be. And everywhere I am, there'll be. Show me how it feels to feel the sky within my reach. And I always will remember all the strength you gave to me. Your love made me make it through. Oh, oh, so much. Simple dreams I always see you soar above the sky. In my heart you always be a place for all my life. I'll keep a fire.
longer. As a woman, so when you, my life must rest. And I want to thank you now for all the way you went there for me. You went there for me. For good evening po. Maraming salamat po. Okay, pansamantala muna po nating puputulin. Thank you po ng marami. God bless you all po. Thank you ma'am. Okay po, pasamantala muna po natin puputulin yung atin pong mga song numbers, ano po, mamaya. At meron po tayong second part ng atin pong program. Ano po, pero para po formal, nawakasan po yung ating unang bahagi ng ating palatuntunan, tinatawagan po natin ang ating pong Senior Tourism Operations Officer para po sa ating Tagayan Ritual. Thank you, Sir Jay. So bilang nabanggit po ni Sir Jay na formal nating wawakasan, yung first part pa lang, ano po, kasi dadako po tayo sa second part. So formal po nating wawakasan yung first part ng ating palatuntunan ngayong gabi. Hihilingan ko po ang lahat, kung kayo po'y may hawak na tagayan o kahit anong baso na may laman na inumin, soft drinks, tubig man yan o alak. Yan, sige po. Salinan nyo na at tayo po'y dadako ngayon sa ating tagayan ritual. Sige po. Gusto ko po makita na nagsasali na kayo at pakitaas po ang inyong baso o bote na may lamang tubig, alak o anumang inumin. Siyempre po sasali ang officers ng Kaway Tagkawayan Municipal Tourism Council. Ano po? Okay. Dahil ang atin pong okasyon ngayong gabi ay isa sa pinakamahalagang okasyon na kaakibat ng Kaway Festival, marapat lamang po na idaos natin ang Tagayan Ritual. Ano po? Bilang mga tourism warriors ng bayan ng Tagkawayan, ano po ba ang ibig sabihin o ano ang sinisimbolo ng Tagayan Ritual? So ang Tagayan Ritual po ay isang uri ng seremonya. Ano po? Ito po ay pinapractice natin dito sa lalawigan ng Quezon, kung saan ang Tagayan Ritual ay itinatampo kapag merong ipinagdiriwang na mahalagang okasyon katulad ngayong gabi. Ano po? So sa Tagayan Ritual, yung tatagay, sasabihin po niya ay naay po. So bilang tatagay po tayong lahat, sasabihin po natin habang itinataas yung ating tagayan, ano pong sasabihin? Naay po. Naay po, ang ibig sabihin ay narito po ang aking tagay, narini po ang aking tagay. So pinaikse, naay po. So pag sinabi pong naay po, sasagot naman po yung ating kainuman. Ano po kayang isasagot ng ating kainuman? Pakinabangan po. Na ang ibig sabihin po ay, pakinabangan po natin yung ating tagay, ilalagay sa tiyan at hindi sa ulo. O, bawal po ang, bawal ang may galas. So, yun po. Naay po, ano pong isasagot?
Okay, so ready na po bang lahat? Itaas na po ang ating tagay. Tayo po tayong lahat. Okay. Lahat po ay taas ang tagay. Ayan, nako. Kita po sa camera yung walang tatagayin. Okay, in 1, 2, 3, na ay po, pakinabangan po. Okay, tagay. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Maraming maraming salamat po. Let us all enjoy the night and congratulations po sa ating lahat. Thank you po, Mama Ana. At dadako na po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating programa. Recognition of BTC proponents of tourism-related projects via turismong matatag kawayan. Para po dito, panoorin po natin ito. Turismong Matatagkawayan is a municipal-wide campaign of the Tagkawayan Tourism and Cultural Affairs Office, which aims to foster tourism development among barangays and communities of Tagkawayan. This encourages each of the 45 barangays and their barangay tourism council to propose tourism-related projects that will support growth in their local communities and benefit the municipality as a whole. It is envisioned to produce notable and sustainable tourism projects. It is an annual evaluation, selection, and execution process for tourism-related projects via the Kalahisid's approach called Participation Situation Analysis. This program aims to enhance local destination areas or tourist attractions in Tagkawayan by soliciting sustainable, resilient, and inclusive tourism projects concepts, ideas, and provision of financial assistance to fuel their construction. Among the project proposals submitted, only one shall be selected, funded and implemented as one of Tagkawayan's priority tourism projects. At the end of the project, the selected barangay would have been able to apply processes in project development, management, monitoring and evaluation, prepare and augment project proposal, as that may bring high impact results to local tourists, attractions and lastly, to implement, manage and monitor approved tourism project. Okay po, tinatawagan naman po natin dito yung ating pong apat na proponents na lumahok para po sa ating turismong matatagkawayan. Capacitating Barangays of Tagkawayan to Champion Local Tourism. Tinatawagan po natin ang Barangay Bagong Silang Tourism Council na meron pong proponent na Kabibihan River Enhancement as Tourist Attraction. Palakpakan po natin ang Bagong Silang. Tinatawagan din po natin sa entablado ang Barangay Manato Station Tourism Council na may proponent po na Bakawayan Footbridge. Sa stage din po ang Barangay Rizal Tourism Council na may proponent po na Tourism and Training Center. At ang Barangay Tonton Tourism Council na may proponent po na Enhancing Ecotourism and Conservation at Biak na Bato River. At sino po kaya sa apat na lumahok sa ating proponents for turismong matatagkawayan na magkakamit ng 1,500,000 worth of projects mula po sa ating lokal na pamahalaan? At para po igawad, ayan, para po igawad yung mga certificates, sinatawagan po natin syempre ang kinatawan po ng ating punong bayan, si Sir Glenn Tolentino. Kasama po ang ating Sangguniang Bayan Chairperson on Tourism, Culture and the Arts, Sir Choi Eliazar. Ang ating pong presidente ng Tourism Council, si Pres Ernie Heras. At ang ating pong Senior Tourism Operations Officer, Ma'am Ana Luella Villanueva. Para po igawad yung ating pong mga certificates. At
si Ma'am Rachel po pala. Sorry, Ma'am Rachel. Kasama po ang ating, ang may bahay po ng ating punong bayan. Ayan, manatili pong nasa entablado yung ating pong mga proponents na lumahok para po sa pagagawad naman kung sino ang natatanging nagkaloob po nung ating turismo matatagawayan po na proponents. Sino po kaya doon sa ating apat? Ang Barangay Bagong Silang po kaya? Barangay Manato Station po kaya? Barangay Rizal po kaya? O ang Barangay Tuntun? Okay na po ba, Ma'am Ana? At ang nagkamit po ng 1,500,000 worth of projects ay nakuha ng barangay. At iniaakyat na po yung ating cheque sa entablado. May takita po yan. Sino kaya? Ito po ay ilalabas. Tatanggalin po yung matakip ni Lawrence at ni Miss Kim. Para po ilahad kung sino yung nanalo. At ang nakakuha po ng 1.5 Morto Project sa iyang barangay. Barangay Manato Station! Congratulations po. Tinatawagan po ang lahat ng Barangay Tourism Council officers ng Barangay Manato Station para po tanggapin ang inyo pong premyo. Congratulations po!
Palakpakan pong muli natin ang ating Barangay Tourism Council proponents of tourism-related projects via Turismo Matatag Kawayan winner, ang Barangay Manato Station. Congratulations po! Okay na po ba tayo, Ma'am Ana? Okay po, para po naman sa, bago tayo formal, dadumako po sa ating sayawan, tinatawagan po natin dito si Kagawad at Cherry Noveno para po sa kanyang awitin. Okay na po kaya? Mamang sorbitero, tayo sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tag-araw. Masda ng ulap sa himpapawid. Orting sorbete sa pisngi ng langit. Mata ng dalagay nananaginip. Mayroong sikretong nasa sa isip. Mamang sorbitero, tayo sumayaw. Kalambang mong hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tag-araw. La 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 la. La 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 la. Thank you po. La 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 la. Mamang sorbitero, tayo sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Salamat po. Kaya ngayong tag-araw, mainit na labing nagbabagang mata. Sunog na pag-ibig, parang awa mo na. Mamang sorbitero, nasaan ka? Init ng buhay, bawiin mo na. Mamang sorbitero, tayo sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya, ngayong tag-araw. La 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 la. Maraming maraming salamat po. Thank you po, Kagawad Cherry ng Barangay Santa Cecilia. Meron pa po tayong isang song number mula naman po sa Barangay Poblasyon. Tinatawagan po natin si Hannah Argusino.
At may humabol din pong isa pa mula po sa Tourism Council. Sasayaw po itong mag-isa. Ang atin pong PIO, si Sir Jonel Gonzales. Ito na po, mula po sa Barangay Poblacion, si Hannah Argusino. Getting it a swing, you cannot look for it. Anybody could be that guy. Not the young and the music's high. Everything is fine, you're enough for this. And when you get a chance, you are the dancing queen, young and sane, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, having the time of your life. That girl was just saying, singing a dancing queen. Thank you po. Thank you po, Miss Hannah Argusino ng Barangay Poblacion. Okay po, bago natin formal pong buksan ang ating pong sayawan, sasayaw daw po yung ating mga taga-Tourism Council ulit sa pangungunan ni Sir Jonel. Ayan, aanyayahan po muli natin yung mga third zone po ulit tayo ha. Unahin po natin lahat po ng taga-Metro. Makikita yung po lahat ng taga-Metro, please. Lahat po ng taga-Metro Zone, tayo po, please.
Yan, susundan na po ng Railroad Zone. Pwede na pong dumugsong ang ating pong mga taga-Railroad Zone. Nasaan na po yung ating mga taga-Railroad Zone? Tayo na po lahat ng mga taga-Railroad Zone. At sa punto pong ito, formal na po natin binubuksan ang ating sayawan. Mag-enjoy po tayong lahat at magandang gabi po sa ating lahat.